PN, budget of $2.4 billion to get equipment MITR from Anglo-Italian. With the South China Sea being a geopolitical hotspot, and the Philippines claiming territory in it, one might consider the island nation to have a proper navy to defend its maritime interests. But the achievement celebrated this week shows, if anything, how far behind it. The achievement, announced yesterday, was testing the first naval ship missile system. Manila ordered an $11.6 million system as part of a military modernization program. Of course, modernization is relative. For the Philippine Navy, the ability to fire missiles from ships is a step forward, although these capabilities have been commonplace elsewhere for decades. We are one of the weakest navies. Even in the Southeast Asia region, Philippine Navy Chief Robert Empedrad told reporters in May. Maritime countries such as Malaysia, Indonesia, Japan and Singapore, and even Vietnam and Myanmar, have improved their naval capabilities, while the Philippine Navy has experienced obsolescence. The new missile system can make a difference. This will be a barrier, because this time, we have credible weapons that can hit whether the target is small or large vessels, an unnamed commander told Reuters in May. He said the Navy would be stronger in patrolling the South China Sea and deter pirates. Israeli-made missiles have a range of 8 kilometers, 5 miles and will be loaded on a fast assault boat commanded last year. In testing, the system reaches a target of 6 kilometers, 3.7 miles. Militarization of China in the South China Sea has alarmed many people in the Philippines, although President Rodrigo Duterte played down it as he moved the country further into Beijing's orbit. Earlier this year, China installed missiles at the military base built on Mischief Reef, which is only 217 kilometers (135 miles) from the Philippine coast. Other naval enhancements are underway for the Philippines. Manila has allocated around $2.4 billion over the next 5 years to acquire frigates, unmanned aircraft, helicopters, fighter jets, reconnaissance aircraft and radar systems. Late this year, for example, we'll receive maritime helicopters with the capability of anti-submarine warfare from Anglo-Italian weapons companies. For now, missiles are a big first step. Naval warfare has become missile-based, Empedrad told reporters in May, and we cannot be left behind. Source: Quartz News. And budget na $2.40 billion upang kumuha ng kagamitang pagsukat mula sa Anglo-Italiano sa South China Sea na geopolitical hotspot at ang Pilipinas na nagaangkin ng teritoryo dito. Maaring isaalang-alang ng isa ang isla ng bansa na magkaroon ng angkop na hakbong dagat upang ipagtanggol ang mga interes nito sa dagat. Ngunit ang tagumpay na ipinagdiriwang sa linggong ito ang nagpapakita, kung mayroon man, gaano kalayo sa likod nito, ang tagumpay, inihayag kahapon. Ay sinubak ang unang sistema ng misil sa barko ng hakbong dagat, inayos ng Maynila ang isang $11.60 milyon na sistema bilang bahagi ng isang programang modernisasyon ng militar, syempre. Ang paggawa ng makabago ay kamag-anak para sa hakbong dagat ng Pilipinas. Ang kakayahang magsunog ng mga missiles mula sa mga barko ay isang hakbang pasulong. Bagaman ang mga kakayahan na ito ay pangkaraniwan sa ibang lugar sa loob ng mga dekada, kami ay isa sa pinakamahina, navies.
kahit na sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, sabi ni Philippine Navy Chief Robert Empedrad sa mga reporters noong Mayo. Maritime na mga bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, Japan at Singapore, at maging ang Vietnam at Myanmar, ay nakapagpabuti ng kanilang mga kakayahan sa hakbong dagat. Samantalang ang Philippine Navy ay nakaranas ng pagkalubog, ang bagong sistema ng missile ay maaaring gumawa ng isang pagkakaiba. Ito ay isang hadlang dahil, sa oras na ito, mayroon kaming mga kapanipaniwala na mga armas na maaaring pindutin kung ang target ay maliit o malalaking mga sisudlan, sinabi ng isang walang pangalan na komandante sa Reuters noong Mayo. Sinabi niya na ang hakbong dagat ay magiging mas malakas sa pagpatrolya sa South China Sea at makahadlang sa mga pirata. Ang mga missiles na ginawa ng Israel ay may hanay na 8 kilometro, 5 milya, at maload sa isang mabilis na bangka na inatake noong nakaraang taon. Sa pagsubok, ang sistema ay umabot sa target na 6 na kilometro, 3.7 milya. Ang militarisasyon ng China sa South China Sea ay nagulat na maraming mga tao sa Pilipinas. Bagaman pinalaya ito ni Pangulong Rodrigo Duterte habang inilipat niya ang bansa patungo sa orbit ng Beijing, maagang bahagi ng taong ito, ang China ay naglagay ng mga missile sa base militar na itinayo sa Mizchief Reef na 217 kilometro, 135 milya lamang mula sa baybayin ng Pilipinas. Ang iba pang mga pagpapahusay ng hakbong dagat ay ginagawa para sa Pilipinas. Ang Manila ay naglaan ng $2.40 billion sa susunod na 5 taon upang makakuha ng frigates, unmanned aircraft, helicopters, fighter jets, reconnaissance aircraft at radar systems. Pagkaraan ng taong ito, halimbawa, makakatanggap ng pandagat na helicopter na may kakayahan ng anti-submarine warfare mula sa mga kumpanya ng Anglo-Italian armas. Sa ngayon, ang mga missiles ay isang malaking unang hakbang. Ang pakikidigma ng naval ay nakabase sa missile, sinabi ni Empedrad sa mga reporters noong Mayo, at hindi kami maaaring iwanang pinagmulan, Quartz News. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.